What is up, guys? It's Dan, and today we're gonna watch some TikTok. So I was scrolling through TikTok kanina, and I am watching some crazy, funny, fail, and worst tattoo dito sa TikTok, and I have seen a lot, but I just realized ako lang nanonood mag-isa. So bakit hindi ko kayo isama? Panoorin natin to sabay-sabay. Let's do it. Let's go. E, manonood lang tayo, chillin lang tayo today. Before that, headphones on. Okay, let's do it. Let's go. Okay, here's our first video. Tingnan natin. Tattoo fail. I'm literally crying over my nails right now. Because they're so ugly. Okay. Show it to me. This is what okay, I wanted, okay? Wait, bago natin ipakita ako na yung output. I just want to explain to you guys. Now, itong gantong klaseng tattoo ay nauuso, no? Nauuso to ngayon, yung mga maninipis na linya, and yeah, it's cute, maganda tingnan, but as the time goes by, in the long run, it's gonna fade because sobrang nipis ng linya niya, and our skin is constantly rejuvenating itself. So either may mga part na malabo, may mga part na inconsistent. So if you wanna have a long-lasting tattoo, kailangan ng tamang needle depth. Kung sobrang lalim ng needle, it's gonna blow out. Blow out is yung parang sumasabog yung tinta sa ilalim. And pag sobrang babaw naman, it's gonna fade. Tingnan natin kung ano yung magiging output nito. The pastels! Oh! Oh! Oh my god! Oh! Super crazy! Nakakalungkot to para dun sa collector ng tattoo. Anyway, sana nagawa mo ng paraan yan. So let's go to our second video. Manood lang tayo dito ng manood. What I agreed upon with the tattoo artist. So you want a dragon tattoo. Okay, what's gonna happen? Dude. Oh, what he gave me. Depression. Different head. Tingnan nyo yung stencil. Stencil is great. Okay, ganda. Maganda yung stencil. Look what happened. No. Completely different head. Permanent regret. Yeah, of course, you will regret it. So, you see, guys, this is the importance of having a reputable artist doing your tattoos. At least, do a profile checking, do a background check on your artist. Kasi, your tattoo is permanent. Permanent yan, bro. Look at this girl. She's gonna regret it for the rest of her life. Ah, weak! So let's go to our next video. My tattoo fail in India. So yan, nagpa-tattoo siya sa paa. And I am guessing na kumupas na to. Kung ayaw nyo ng lumalabong tattoo, huwag na kayo magpa-tattoo sa mga fingers, sa daliri. Habang tumatagal, mag-fade talaga siya. Normal yan sa mga finger tattoos. Yeah, I think it's not fail. Normal talaga. That's normal. Oh, look. You see, nawala yung mga linya. Sobrang bilis matanggal ng tattoo sa daliri. 3 weeks later lang, oh. So, if you want a long-lasting tattoo, magpatattoo kayo sa mga part na merong magandang ink absorption. Yeah. Let's hop on to our next one. This is what I wanted. Okay. She wanted a sun tattoo. What? Show me what you got. And this is what I got. Oh. I don't know if you notice, hindi na siya bilog. Para siyang egg na nasa loob ng nest na naka-top view. Anyways, madali naman yung magawa ng paraan, maliit lang naman. Next video. My tattoo artist about to dry wipe. Oh, so basically dry wiping is yung towel mo is dry at ipupunas dun sa tattoo. Sobrang sakit nun. Alam mo yung liha na 100 grit? Yung sobrang gaspang na liha. Tapos ipinupunas dun sa sugat mo. That's the feeling of it. Ganun yun para sa mga tinatuan. Sobrang sakit nun. Ay, nako. Ang gagaling ng mga tao sa TikTok, no? Okay, next video. What is the dumbest tattoo you have got? Okay. What you got there? Oh, that's cute! Parang gusto ko nun. Natalon, at least buhay yung tattoo mo. Yun yung talagang buhay yung tattoo. Next.
Nobody's gonna know how to remove a tattoo. Nobody's gonna know. You're gonna remove a tattoo with cooking oil? No. Nobody's gonna know. Gonna definitely know. It's not gonna work. How would they have aloe vera. Magic sponge with cucumber. How would they know? And wrap it around for 3 hours and your tattoo is gone. Complete lie. That's a cap. Dude, tigilan nyo nang gumawa ng mga ganyang klaseng video sa TikTok kasi baka may maniwala sa inyo bumili ng cooking oil. Sayang yung cooking oil. Ang mahal-mahal na ng cooking oil. Gamitin nyo sa tama yung cooking oil. Okay? If you wanna get your tattoo removed, just go to a derma. Magpa-laser removal kayo. Oh, speaking of, I can tell you right now, this dude is suffering from pain. Sobrang sakit niya. So, trivia muna tayo before tayo tumuloy dito sa video nito. What's happening inside your skin pag nagpapatattoo kayo is yung ink nyo is ink pa din siya sa loob. Nasa loob lang siya. So, solid ink pa din siya sa loob. What's this laser doing is nagpa-pulse siya ng malakas na light. Binabasag niya yung solid na inks. Kasi, imagine, this is a solid black. Solid black. And, pag tinamaan siya nung laser na ilaw, mababasag siya unti-unti. So, sa madaling salita, yung laser is parang jackhammer na binabasag yung ink na nag-build up sa loob. So, yun, kaya nawawala. Pero hindi siya agad mawawala. You gotta do it multiple sessions. Yeah, I think. So, ito yung ating video. When you thought you wanted a neck tattoo but changed your mind 3 years later. Yeah, of course, you're gonna change your mind. Ah, pag-isipan yung mabuti yung mga tinatattoo nyo para hindi nyo na kailangan magpabura. Unang-unang bagay na kailangan mong gawin bago ka magpa-tattoo is pag-isipan mo muna yung ipatatattoo mo. Okay? So you wouldn't end up like this guy. Oh, look at his reaction. Oh, nanginginig na siya sa sobrang sakit. Sobrang sakit. So guys, think before you ink. Okay? Oh, we have a cover-up right here. 10 years na daw niyang daladala. Ito yung design na dati. And Spartan, Gladiator yung i-cover up. Couple of months, nakauwi na from US. Wow. From US si client. Oh, nice. Stencil. So, pag magpapa-cover up kayo, it will always be a bigger design para ipang takip dun sa existing tattoo nyo. So, again, kailangan nyo muna mag-isip para you wouldn't end up covering it up. But yeah, minsan hindi mo talaga may iwasan may papa-cover up ka. Minsan pangalan ng mga ex mo. Tapos pagka-break nyo, ipapatattoo mo na naman yung pangalan ng bago mo. Tapos magbe-break kayo ng bago mo, ipapabura mo yung pangalan. Tapos pagkabura ng pangalan, nagkaroon ka ng bagong jowa, ipapatattoo mo na naman. Matuto ka na! Okay? Matuto ka na. Please. Oh! Hindi lang puro black and gray. Nilagyan niya din ng red para sa accent. Oh, galing. Galing. Ang galing ni Sir Deo Sibilia ng D-Drops Tattoo Studio. Solid. Next video tayo. Oh, don't drink and tattoo. Definitely don't drink and don't tattoo yourself. And kahit hindi ikaw magtatattoo sa sarili mo, huwag kang iinom pag magpapatattoo ka dahil yung alak will cause your heart to beat faster and your blood will gonna circulate faster. So, habang tinatatuan ka, that's a wound. So, it's gonna bleed a lot. Huwag kayong iinom bago magpatattoo. So, you gotta have a good sleep. And this one is drunk. At tinatatuan niyo yung sarili niya. This is not good. What are you doing? Oh, shit. What? What is this? Okay. Let me see it. So, yung merong plastic dun sa baba. Pero wala kang gloves sa kamay mo. Don't do that. Okay. Given you're drunk, tatatuan mo na yung sarili mo. Mag-gloves ka naman! Mag-gloves ka. Don't drink and tattoo. And don't tattoo without using gloves. So, our next one. Isa sa mga mahirap.
straight line. Akala nung iba, sobrang simple lang. But ang mahal naman ng singit mo sa akin, sobrang simple lang yan. Ayan ba yung simple sinasabi mo? Dude! Sobrang hirap niya. Kahit i-ruler mo yan, di mo kayang tatuo ng straight na straight nang hindi ka nahihirapan. Iwi tattoo. Sobrang solid. Straight lines. Isa sa pinakamahirap. Hinalipad-lipad kasi dito. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. Guys, that's all for the video. Before we go, pag-usapan natin the lessons we have learned from watching these videos. First of all, don't forget to background check your artist. Second, pag-isipan mong mabuti yung design mo because you're gonna have it for the rest of your life. So, yeah, that's it. Maraming salamat sa panonood, guys. Kung hanggang ngayon nanonood ka, you're the best. Kung nagustuhan mo tong video nito, hit that like button. You already know, I will see you on the next upload. Bye-bye. Peace.